Hello everyone, my name is Disnarin Coraldi from 3rd year Automotive Technology. My topic is about our agrarian reform policies. So first, when pre-Spanish period, before the Spaniards came to the Philippines, Filipinos lived in villages or barangays ruled by chiefs or datos. Before ang mga Spaniards niabot sa Pilipinas, ang mga Filipinos sa una is nagpuyo pa sa mga nga nagitawag nga villages or kana atong gitawag nga mga barangay. Pamunuan na siya na ilang mga leader which is gitawag ng chiefs or datos. The datos comprised the nobility, then came the Maharlikas or Fremen, followed by the apalipping mamamahay self and the liping sa gigilid or slaves. So, ito dato, nangabot ang mga Maharlikas which is mga gitawag ng Fremen, then nagsunod ani sa liping mamamahay, kaning mga self, mga ang katong mga manggagawa. And then ang aliping sa kikilid man itong mga slaves which is money ang katong ilang mga sulugoon at that time. So man ilang mga palisya sa una. However, despite the existence of different classes in the social structure, practically everyone had access to the fruits of the soil. Money was unknown and rice reserve as the medium of exchange. So bisan tuod nga nagkalailahi ng mga klase-klase sa social structure. Sa tinuray lang yun, ang tanan sa una, free sila, free tanan. Nya, at that time, ang kiningkwarta sa una ay paniuso. Ang ilang exchange pamaagi or mga nagitawag nga barter, ang kanilang mga bugas o kung nailang mga yan, matay lang gipuli, di bali. So, di, sa kuhan, mga nailang pamaagi sa una. Next is Spanish period. Yun, When the Spaniards came to the Philippines, the concept of quinminja or royal lands for grants was introduced. So, sa itong mga Spanish na kabuto sa Pilipinas, na ilang konsepto nga kitawag nga quinminja, which is money ang royal land grants nga kumbaga na introduced at that time. This system grants that quinminderos must defend his quinminja from external attack, maintain peace and order within and support the missionaries. Okay na mga encomenderos, ilang gidipinsahan ang kining winja katong sa mga gawas nga pag-atake para ma-maintain ang peace and order sa ilang lugar and para masuportahan ang mga missionaries. In turn, the encomendero acquired the right to collect tribute from the indios or native. So, ang kining in turn, katong mga encomendero, nag-acquired sila nga na-write nga para ma-collect ang para ma ang katong mga native nga mailaba at that time. Then the system however degenerated into abuse of power by the encomenderos. The tribute soon became land rents to a few powerful landlords and the native who are once cultivated the lands in freedom were transformed into mere share tenants. So, nagkaanam-anam nga ilahang na kuan abusuhan ang power sa mga pamagi sa mga encomenderos which is Biscay na yung mga uban nga power for landlords nga manay nagkuan sa mga kuan matagiya sa mga lupa and then which is ang katong mga native unta nga manay naghago at kanaa umaga sila may nagkuan makaluluoy at that time. The First Philippine Republic. So, when the First Philippine Republic was established in 1899, General Emilio Aguinaldo declared in the Malolos Constitution his intention to confiscate large states, especially the so-called fair lands. Atong the First Republic, ang pangulo ani which is Kwanza, si Kwan, General Emilio Aguinaldo, which is atong 1899. Nag-declare siya ato sa Malolos Constitution na iyahang tumong is iyahang intention para ma-confiscate atong large states, especially atong gitawag nga so-called fair lands. However, as the Republic was short-lived, Aguinaldo's plan was never implemented. Bisan toon, ang katong Republic wala magdugay, ang katong yung intention ni Emilio Aguinaldo, never gito siya na implement. In American period,
significant legislation enacted during the American period. Nasa yung mga kini at the time sa American period na yung mga batas nga ilahang gihimo which is money dapat nga sundon. First dria is katong maning Philippine Bill Act of 1902 set the ceilings on the hectareage of private individuals and corporation may acquire. 16 has for private individuals and 1,024 has for corporation. So sa naana sila ko Andre, nag-sit na sila nga ang katong mga kining hektarya na nalimutag iya ibahin-bahin which is for private individuals na siya 16 and is para sa corporation na siya 1,024. Next law is Land Registration Act of 1902 or Act number 496 provided for a comprehensive registration of land titles under the torrent system. So kini siya nag-provide din siya for kanang yuta which is ma-register na siya na nanakay titulo na imuha gyud na siya under pa na siya sa torrent system. Next is Public Land Act of 1903 introduced the homestead system in the Philippines. Kini nga law atong 1903 ilha lang nag-introduce katong mga building, katong mga balay nga po yung anan nga address Pilipinas, system in the Philippines man siya. Next is Tenancy Act of 1933 or Act number 4054 and 4113 regulated relationship between landowners and tenants of rice 50-50 sharing and sugarcane lands. So ang kining law na siya yung relationship between sa katong landowners o katong sa mga tenants which is mano siya ang katong 50-50 sila kung pilay 50-50 sila sa sharing katong sa sugar canes hati sila ani. Next is the torrent system which the Americans instituted for the registration of lands did not solve the problem completely. So katong the torrent system bisan tuod og ilahang gi institute nga kini nga balaod nga para ma registeran para sa yuta wa gihapon gyud ni siya ma solve nga problema nga completely gyud nga ma solve gyud tanan because of either they were not aware of the law of or if they did they could not pay the survey cost and other fees acquired required in applying for a torrent title. So ang hinungdan ani mano siya ang uban wala kaayon or ang uban di pud siya ka afford para sa pag survey nga siyempre pag survey balakan mga napagbayad nya sa mga other expenses pa nga required para sa mag-apply ka in a torrent system para makuha ni mong torrent title. So that's all my report. Thank you.